Nes, abot mo yung pa ulit dito, Nes. Opre. So yan po, merong galing sa DSWD na ayuda yung nasa box. Bali, may bigas yan, tsaka may mga dilata. Tapos iba pa yung kay Congressman Ernest Genicio na merong ayon. Merong plastic bag na bigas tsaka grocery. Ayan, so yan po yung galing kay Congressman Ernest Genicio. So dinala na po rito yung mga ayuda para din sa mga naging biktima ng sugal. Ay, so kung nakikita niyo po yung binibigay na pera na yon, yun po yung ayuda sa bawat biktima ng sunog na tumatanggap po sila 20,000 pesos para sa tulong pinansyal tsaka po dalawang supot ng grocery galing po kay Congressman Ernest Genicio. At itong mga box na ito, so isang box ito, isang pamilya galing po ng DSWD. Ayan. So ang bawat isa po kaya po tuwan-tuwa yung mga nasunugan dahil kahit pa paano malaki-laki yung kanilang tinanggap na tulong pinansyal. Ayan. So ito po meron ding food pack dito, yung pagkain. Ayan, tsaka po tubig para dun sa mga pamilya, dun sa ano. Yan po ay tulong sa kanila. Ayan, mukhang talagang maraming laman kasi ang bigat, diba? Ang bigat, yan. So, yung bawat isa, meron ding pagkain. Ayan, pasyalan po natin yung mismong lugar kung saan naglaro ng sunog. Dito lang po yan, bali malapit dito sa may barangay hall yung naging sunog. Ayan, ang sabi po nung pamilya, nung residente rito, sa sunog. At ayun po, hanggang doon sa may building ngayon, eh, nasunog din. Ayan, so kung mapapansin nyo po, dikit-dikit yung mga kabahayan dito. Kaya, nagkaroon talaga ng sunog. Ayan. At ayun po doon sa mga residenteng nandito, yung mga kapitbahay, dito daw nag-umpisa yung sunog sa may Bukana. Hindi ko lang po sure kung saan dito yung sunog nag-umpisa. Ayan. So kung makikita nyo po, mga wire na lang yung ano, ayan, mga nasunog na wire. So hanggang ngayon daw po eh, wala pang kuryente. Ayon po sa presidente, wala daw pong kuryente hanggang ngayon. Ayan, ito naman po, sabi nga hanggang third floor daw yung nasunog. Pero kung titignan nyo, hi po. Ito, sila po yung mga... Kayo yung unang nag-rescue. Ayan. Ayan, magigiting nating mga bumberong residente. Bali, meron po kayong ano rito, bumbero, yung truck mismo. Ayun. Ayun. So, bali kayo po yung unang responde talaga dito sa ano. Ano po yun, malaking truck talaga o yung pamper? Yung Oh, pero ano 'yon, ha? Ay, engine po kami na. Oh, importante 'yung kahit pamper 'yon, pero ayan, importante 'yan, oh. Ayun, oo. Naka-ano po, naka-direkta doon sa fire hydrant. Oh, importante. Kaya importante ang ano eh, fire hydrant. Bakit naman po siya yung ano? Bakit ba 'yan eh? Ano pasok po 'yon? May nagliliyab. Ano po? Siya po, ma'am, ano? Oo. Sila po 'yung kumuha ng wala ka pang bunker nung lagay na yon. Ganyan ka lang nun. Hindi po, meron po. Ah, may bunker ka. Bawal ayun. Po, bawal. Ay, ang tapang. Nako. Tapa eh, nakabota ka naman. Opo, kompleto. Kompleto po. Tsaka, ano, dapat gano'n, eh, no? Ay, baka mapako. Oh, may napako nga po dyan, eh. Oh, ano po yung napako? Residente o yung, hindi po, ano? Hindi po, volunteer po. Pero hindi naman po nagkaroon ng agawan ng host. Kasi kadalasan gano'n, eh, no? Kasi nabantay ako ng buwag. Oo. Opo. Nailabos na po si tatay. Bali, saan po dito? Bakit ano po ang sakit? Si tatay po kasi nililit na siya mga gamit. Sobrang laki na po ng apoy. Tinilit na po nila ilabas si tatay. Ayun, pero ano yan? Nag-usok na dyan talaga. Dito usok. Apo. Sobrang usok kasi na. Sobrang laki po kasi nung apoy. Binasok na po yung ano. Oh, ng bahay. Oh, naku. Oh, kasi sa bagay, may bintana eh, no? Kaya pumasok. Pinapantayan din po.
Kasi kapag tumagos po yung apoy sa amin, puro kahoy na rin po yun. Oo, oh, wala na kayang gulo. Ano, nausunog. Oo, kaya importante. Kaya nun talaga yung, ano yung ABP, binoto ko yun eh. Tsaka talagang inaano ko siya, tawag dito. Sinasabi ko dun sa mga residente na suportahan talaga. Kasi alam ko naman yun eh, yung mga bumbero, wala kayong, ano eh, wala kayong financial support. Meron lang kayong mga, tawag dito. May sponsor lang, di ba? Kasi tsaka maintenance, ano? Oo, kaya talagang dapat yung... Yung party list na ABP rin, inano eh, no? Sana nga po makalusot sila. Kahit sino po sa dalawa na yun, makalusot po sila. Oo, oh, oh, sana. Kasi dalawa party list po natin ang bumbero eh. Anong party list yung isa? Ano ba yung isa? ABB. Ang bumbero ng bayan po. Oh, importante kasi talagang pag ganitong panahon ng nagkaroon ng sunog, walang pinipili na ano, diba, natutulungan lahat. O talagang tulungan talagang lahat, responde. Sayang po kami, may bubuhatin, tutulungan po namin ngayon. O pansin ko nga eh, hanggang ngayon marumi yung kamay mo eh. Hindi naman po nagbibigis. Oo, ayan. Pero pag may ganyan po, pag yung ibang matanda na hindi kaya magbuha, pinapatulungan ko na po. Oo, pero taga saan kayo? Taga dito rin talaga? Dito sa loob? Dito ah, dito mismo. Ayun, oo. Oo, kasi napansin ko yun nga kasi kahoy eh. Yung dalawang member isa dito, isa doon yung parehas po. Bali, talaga mo nasunugan ng bumbero. Oo. Kasi kung talagang wala, ito magdidire-diretso. Tsaka yung doon, napansin ko eh. Puro kahoy na luma na rin po kasi doon. Oo. At least hindi na, no? Napigilan na. Kaya lang yan nga, syempre, ito yung naging ano yan. Baga, oo, ito yung sumalo itong bahay na to dahil yan nga po, sabi nga po, itong dito daw po sa lugar na ito nag-umpisa yung sunog. Kaya ayan, yung building na ito yan eh, nagka, ano talaga, kumbaga nasa lab ng husto yung apoy na, di ba? O yun, yun po. Oh, thank you po sir, mga sir. Ayun. So doon po pala nga pala, doon yung mga... Ano, yung mga naging biktima ng sunog, doon nakatira sa ngayon. Ano yung basketball court ito, bale? Ayan. So, dito po pansamantalang nakatuloy yung mga, ano, yung mga naging biktima ng sunog. Ayan. So, pakita po natin yung, ano, ito. Kasi talagang medyo malala yung nangyari. Ayun yung mga grills. Ayun talagang nasalab siya ng gusto. Doon sa nangyaring sunog. Ayan. So, pasok po tayo doon sa loob. Para makita natin yung talagang naging epekto. Yan, kasi po hanggang namimigay po sila congressman doon ng mga ayuda. Ayan, sinamandala ko naman po na puntahan itong lugar na ito ng nasunog, yung lugar mismo. Kasi ayun po, kung makikita nyo, parang huminto siya doon sa lugar na yan hanggang doon. Kasi naging parang firewall siya. Kasi kung wala yung mga firewall na yan, lalaki talaga. Kasi ito pa yung bahay, oh. Puro looban ito, kaya madali siyang magdamay-damay. Ito, puro mga light material yung mga bahay dito. Kung hindi, talagang... madadamay marami. Dennis, ayan, so hanggang dito yan sa... Ay, sorry po. Ayan, so yung mga residente rito, ayan, pumukuha na sila. Eto, malaki yung bahay. Wow. O, sayang, masunog. Michael G. Diba Chino. So, ayan, hanggang dito. Yung sunog. Hanggang dito sa likod na ito. Ayan, hanggang dyan yung naging sunog. So, ito buti na lang, hindi ito napadamay. Ito, so, huminto na rito sa lugar na ito yung sunog. Ayan, so, nakita po natin yung, ano, yung lalanang naging sunog. At napakadelikado rito dahil etong mga ito, kung pwedeng may mga nakalitaw na mga pako, eh, makakadisgrasya ng paa. Ayan. So, kaya kailangan talagang linisin agad yung lugar na ito. Kasi sabi nga nila, lilinisin daw agad at tatayuan ng panibagong mga bahay. Pero, kailangan muna talagang maging malinis lahat. Aayusin lahat yung mga lugar. So, ayan, hanggang dito na lang po ang aking... anong ito, itong vlog na ito na ipinakita ko sa inyo, itong naging pinsala nitong lugar na ito sa may Coral Street, sa may Dea, sa Tondo, Manila, Coral.
So ito pong sunog na ito. Ayan, so nangyari po itong sunog na ito nung Linggo ng gabi. Ayan, so nangyari po yan. Naging malaking sunog po yan. Ayan, so nakakatanggap po sila ng 20,000 pesos yung bawat isa. Kasi dapat talaga 5,000 lang yung ibibigay. Pero ginawa na po 20 nung ni Congressman Ernix Dionisio. Yan po sa kabutihan ni Ernix Dionisio. So yung pong lahat ng mga biktima ng sunog, makakatanggap po sila ng 20,000 pesos. At dalawang food pack ng galing kay Congressman Ernix Dionisio at isang box ng DSWD tsaka yun po nga, yun nga po 20,000 pesos. So hanggang dito lang po, maraming salamat po sa inyong panonood.